Welcome to Chinatown, Manila! Ang tinatawag na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo! At dito tayo titikim ng mga legendary na kainan dito mismo sa Binondo. At para na rin makita at ma-experience natin ang tinatagong kultura ng lugar na ito. Kaya huwag na natin patagalin ito! Kayang-kaya natin ito! Let's go! Manila, ang tinaguriang oldest Chinatown, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Talaga namang iikutin mo itong buong Binondo dahil sa mga authentic at legendary itong kainan at resto. Umpisahan natin ang food trip dito sa Waying Fast Food Restaurant, kung saan matatagpuan itong isa sa mga pinipilahan, inaabangan, at talaga namang kinababaliwan dahil sa kanilang mga dim sum, special congee, at ang kanilang signature na beef wonton. Tara na't subukan natin kung talaga bang ikay mapapailing sa mga pagkain hinahain ni Waying. Manta na mga kainan na mga kab! First stop natin dito sa Chinatown ay ang Waying. Hindi ko alam kung tamang decision to tol dahil naparami yata tayo ng order. Kailangan natin ng ganito karami tol. Unang kain natin to ngayon. Umorder kami dito ng congee na may century egg pork congee siya. Meron din tayong beef wonton noodles. At meron din tayo ito. Kailangan natin matikman Peking duck with rice yun. Tapos sa dim sum naman, hakaw at saka pork siomai. Umpisahan ko na sa congee dahil may itlog siya. Kailangan ko siyang lutuin, halaw-haluin para kumalat na siya sa sauce. Cheers! Cheers mga Cubs! First stop! Paborito ko talaga itong mga ganito eh. Parang lugaw na din ito in short eh. Ako tol, ito na yung inuna ko kasi kanina ko pa tinitignan ito eh. Ayan o, ganyan yung ano, karne o. Ito naman congee dito mga Cubs. Meron siyang century egg. Para siyang gulaman na sa iking. Tignan natin. Patingin niya ako, meron din ako ng century egg. Natin. Sarap din yan, lagyan mong flakes to. Para may crunch yung bawat kagat mo or subo mo ng congee. Dito muna ako sa sabaw ng aking beef wonton noodles. Sabaw muna. Kasi ito pala tol, may mga karni-karni. Tapos yun, yung flakes na sinabi mo kanina tol. Mm-hmm. Tapos meron pa rito isang kaprasong, hindi ko lang, century egg ba to? Oo. Ayan. Ayan o, kompleto yan. Alam niyo itong Waying kasi mga Cubs, legendary talaga ito. Ang sarap ng tutul. Maganda ng sauce, no? Oo. Nakakatawa. Mas try mga Cubs. Ito, talaga. Pagmunta kayo dito, galing ito. Waying. Ang sauce, perfect. Unang stock pa lang ito mga Cubs. Pero huwag kayong magalala, madami man yan. Andyan naman si Ocho, tsaka si Cuneo, tsaka si Jumbo. Huwag tayong hakaw. Chow-chow natin dito sa Toyo Mansi. Lagyan natin ng konting pampakate. Kunin na natin yan. Dito mo si Chow-chow, tol? Hmm. May chili paste. Kailangan. Ito yung sayo dito. Ganyan, pero kasarap nung hakaw. Baka kalimutan mo, no? Kaya niya. Ito naman yung pork siomai nila. Balik natin dun sa may chili paste. Paliguan natin konti. Ayan. Kunin natin ulit. Sarayin na sarayin na ako mag-chopstick na yun to, no? Hindi yung nalalaglag to. Ano yung fishball? Hindi yung nalalaglag yan, mga Cubs, oh. Hindi na kakaw yung fishball. Ay, hindi na tusok lang. Dito na ako. Ayan. Tingnan. Kakainin tol, na parami na tayo dito. Cheers muna tayo. Cheers! Nakakabusog. Ubusin lang ng mga Cubs Battalion to. Mas lipat tayo dun sa mga iba pang legendary to. Umpisa pa lang to eh. Kaya nga eh.
para tuloy-tuloy ang ating kainan, tawid naman tayo dito sa Yuchenko Street. Dito pa rin yan sa Chinatown para tikman itong famous na kutsay dumplings na palaging mainit at made to order kung bibilhin. Available lang to for takeout, wala silang dine-in, kaya dito sa labas na lang natin to kakainin. Dongbei dumpling. Nakita ko tol, dinadayo to, ang dami nakapila ron. Oo, parang sikat na sikat na eh. Kasi ang dami nga naman pumupunta, yung iba taga Batangas pa kanina may nakausap tayo na pumipila pa dyan. Oo. Tingnan natin, actually may sauce to tol, pero mamaya na. Mainit kaya to tol? Mainit, umuhusok tol. Oo tol eh. Cheers! Cheers! Cheers mga kabs! Good luck! Mainit! Mali! Bulkan muna natin ng ano para mamatay pa kahit pa paano yung init. Mm-hmm. Ilang buhos natin doon. Kahit pa paano eh, mamatay man lang konti yung init. Pero kahit walang sauce tol, yung lasa niya masarap na. Mm-hmm. Malasang gulay. Oo. Yeah. Ayun mga kaps, may sauce na siya. Kahit pa paano, medyo lumamig na to. Init kayo! Parang piling ko yung sauce mainit din eh. Ibang klase. Puro take-out lang dito, mga kab. Kaya napadaan lang tayo. Para matikman din ni Mayor. Mm. Tsaka paalala natin, tol, na 1:1 yung chopstick sa order. Oo nga pala, mga kab. Kaya dalawang chopstick namin ngayon. Meron pang isang ganito, dito sa likod ng camera. Para lang alam nyo yung i-expect na umorder pa kaming isa. Yan. Ayan, balik muna. Bibigyan ka ng number pag umorder ka, hihintayin mo, made to order kasi siya, para mapanatili nila yung init ng dumpling kapag kinain mo siya. Hindi siya yung pupunta ka tapos aabutan ka. Hindi, lulutuin muna nila. Maghihintay ka talaga. Pero nakakabusog din siya mga kapso. Ayan siya. Ganyan siya kalaki, tapos umuusok-usok pa. So pag pumalo ka ng Ongpin Street, may isang kanto doon pakaliwa. Bago mag-arco ng Manila Chinatown, nakaliwa ka, Yuchenko Street, kaya diretso sa dulo, ito yun, Dongbei. Huwag natin masyadong damihan, tol. Dilipat pa tayo. Pwede na ito kay Cuneo, tsaka Yotso, tsaka Jumbo. Ito, kuha ka ba? Kukuha pa sana ako. Puno na kasi ako. Ha? Bakit? De, punta naman tayo doon. Meron pa isang legendary doon, tol. Sunod kayo. Let's go. Huwag mo muna isasara. Ito na. Huwag mo muna isasara. Balik naman tayo ng Ongping Street dito pa rin sa Binondo para tikman itong pinipilahang tindahan ng Siopaw na matagal nang nagumpisa mula pa noong 1985. Hindi rin pang karaniwan itong Shanghai style at fried version na may dambuhala pang lutuan. Ito na nga yata yung mismong prituhan. Kaya tumorder na tayo at bilisan natin tikman. Ano nga ba talagang kakaiba dito sa nilagay nilang palaman? Nag-trending sa internet na fried Siopaw. Tingnan natin ano bang meron dito kasi ang daming nakapila sa likod. Bumili na tayo. Ganito yung size niya mga kabs. Medyo malaki pa sa kamay mo, halos yung parad na yung na ganun. Fried Siopaw kung tawagin, tinry yung tapuitan. Cheers tayo to. Nung pa ba yung nakasulat? Ah, Shanghai. Kasi Shanghai siya mga kaps, oh. Parang tumikim ng... Nung pa yung Shanghai? Yun lang naman. Yun yung palaman niya. Hindi ko alam tol kung nakarami lang ako doon sa mga kinainan natin kanina. Ang dami natin kinain. Oo, ang dami natin kinain kaya parang... Hindi ko na ma-tumtuman. Siopaw, not bad. Can you try? Uy, naalala ko tuloy tol. Ba, Siopaw to? Yung tinda namin siomay sa isa snack. Parang ganito kalaki. Uy, oo. Eh, siomay pa lang yun. Siomay pa lang yun tol. Diba, galing parang ganito kalaki. Galing na siomay nyo sa isa snack. Oo, oh, malaki. Actually, nandyan nga yan. Ayun dyan ba yun? Ito, Siopaw, kung paano namin siya ilarawan yun sa yung lumpiang Shanghai ba? Steam version. Hindi siya yung pinirito. Yung pinirito yung pinaka baba niya. Kung tawarin niya, puwetan. Oo. Kaya surprise. Kung bipa na tayo dun. So, tara na. Pag napadaan kayo, bilayan kayo, tiktikman nyo. Oh. Let's go. Sa'yo ito. Oh. Susunod naman ang attendance check mga kab. Gaano na rin natin dito pa rin sa kanto ng Ongpin itong malapinoy karinderya. Turo-turo, lutong bahay, pero lahat lang yan oriental at Chinese cuisine. Dito rin matitikman for the first time ang isang exotic na lutuin galing sa karneng hindi mo aakalain. Ano nga ba ang lasa ng isang inadobong pagong? Maanta na ulit mga kab. Kain na ulit mga kabs. On to the next stop na naman mga kabs. Dito ay parang nasa Chinese karinderya tayo na may mga kakaibang pagkain. Ito ang Four Season Chinese Cuisine, tol. At nabanggit mo kakaibang pagkain, tol. Ito na agad ang introduce natin. O yan. Ang luto nito, adobo, adobong pagong. Nakakita ka na ba niya? Ngayon lang ako nakakita niya, tol. Kailan din ang makakatikim niyan. At bukod dyan, eh, meron sila kikyam. Yan. Yan, yung fried version. Oyster na may tausi or tinausi, mga kabs. Mm-hmm. Itong kanin natin, kakaiba din, tol. Oo, tol. Kasi nakakakita ako rito ng mani. Tsaka parang soy base siya, tas may gulay siya. Kiampong naman ang tawag nila. Kiampong. Umpisahan muna
na natin dito sa Kikiam, tol. Kung makikita niya mga kaos, laman na laman, karning-karne, pwede natin punitin ganyan. Mm-hmm. Cheers! Cheers! Pwede. Mm-hmm. Mas masarap siguro ito pag dinip mo pa dito sa sauce nila. Oh. Sausaw na pang masa, tol. Oh. Ganyan, no? Mm. Oo nga. Diba? Tapos labayan mo ng kanin nila na kiyampong, oh. Brown na brown. Saluhan ko lang itong mani. Parang hindi tayo nabusog ganina. Dito lang tayo sa oyster, tol. Lagay natin sa kanin, sabay ng mga mani. Sarap, tol. Tol, ang ganda ng ano, no? Mm. Ang ganda ng ambag ng mani. Mm-hmm. Parang natatakot tayo sa pagong. Hindi ba si Donatello to? Hindi. Ito mga kaps, sa disclaimer lang. Ayan. Soft shell na turtle daw ito. Ito yung mga pina-farm. Hindi ito yung mga endangered na turtle na naiisip natin. Okay, tignan natin safe ngayon. Naman to consume. Hindi natin masabi kung anong parte ito. Pag pagong batol, kailangan mabagal din ang kain. Pwede mo nang bilisan. Mga kahit pa paano, bumilis naman siya. Pagong ito, tol. Pagong yan, tol. Try natin mga kaps. Kayang-kaya natin. Kayang-kaya natin. Kaya mo yan. Kamusta? Brambot. Marami siyang parang buto-buto. Para siyang ano, yung mga kambing ganun. Mm-hmm. Actually, malambot naman siya lahat, mga kaps. Tatanggal din ka lang. Oo nga, no? Mm-hmm. Nag-melt siya sa loob. Parang jelly yung pagkakakarne niya. No? Actually, yung karne niya, para sa akin, para siyang nasa gitna ng manok. Tsaka ng isda. Oo. Parang ganun. Mas may tutulad mo siya sa manok kesa sa pork. No. Yung karne. Malambot siya. And yung sabaw niya, yung pagkakaadobo niya, Chinese style, siyempre, malalasahan mo yung five spice. Saktong-sakto siya dun sa lambot. Ang sarap ng kumagat, ang sarap ba nung nalalasap ng sauce. Mm-hmm. Kaya mga kaps, hindi natin alam kung anong mga parte to. Ito parang leeg to leeg. Ito leeg kaya to? Mm-hmm. Hindi either leeg yun o yung paa yun. Hindi ako sure. Parang puro buto to eh. Mm-hmm. Ngayon lang ako nakakita niyan, so hindi ko alam. Kaya natin to. Let's go! Let's go! Tol, yung kinain ko na yun, medyo may pagkakawangit siya sa leeg ng manok. Ito ba, tol? Hmm. Leeg pa rin ba to? Ganyan pa yung itsura nung kanina, pero parang paa din eh. May soil na soil dito, parang ano eh, parang Pinoy feels pa rin. Kasi yung pagpasok mo pa lang, iba-ibang ulam agad yung makikita mo. Hmm. Pagbukas ng pinto, diretso agad doon. Parang kang pipili sa karinderya, parang tuturo-turo kang ng ganyan. Dahil nga, damang-dama ko pa rin ang pagiging Pinoy style nitong karinderyang ito. Eh, mag-iwan tayo ng Team Kalas TV sticker! Hmm. Kakaiba, first time kumakatikin ng mga ganyan. Yeah. At talaga namang manyaman ko. Uy! Hindi pa outro. Hindi pa yan outro. Sabi hindi ko pero, tol. Sabi ko na nga ba eh. Maidagdag ko rin, tol, doon sa sinabi mo kanina. Mm. Ang babait ng mga tao dito. Opo. Kaya siguradong babalik-balik kayo rito. 4 seasons. Oh. Sobrang nag-enjoy kami dito, nakakatuwa. Yung ambience pa lang, at yung mga tao. Eh, kasi nga, tol, bukod kasi sa pagkain, yung pakiramdam na naidudulot sa customer, yun yung talagang babalikan. Pagpasok mo rito, pagka sumarap ang pakiramdam mo sa ngiti, sa pagbati ng mga tao rito, babalik ka talaga. Totoo yan. Oo. Mm-hmm. Kaya naman, hindi pa pala yun. Ito na nga, tol, kasi ang dami natin kinainan ngayon, di ba? Ang layo din ng mga nilakad natin. Oo, makakabusog. So, kumbaga, sa dami ng mga pwedeng kainin dito sa Binondo area, kahit ulit-ulitin mo ang Binondo, marami ka pa rin masusubukan na bago kada balik mo. Tama. Kaya naman. Uy, meron palang ganyan. Yung tingi, ano yan? Ano yan doon? Tara na. Dobinondo, kain na! Ganun to! Okay na! Okay na ka dyan! Sabi ko naman, tol, kahit ulit-ulitin mo yung Binondo, tama. Di ba? Marami kang babalikan dito. Alam mo, tol, napaka-meaningful yun. Oo, oh, tol. Yun yung pinakamatalinghagang lyrics na ibinigay mo. Alam mo, tol, talagang pinag-isipan ko yan ng matagal na oras, tol. Sabi ko, kailangan magmarka itong Hindi mo alam na merong ganyan, na may pa-attender set kahit ibang format itong episode na tamahas ko napansin nyo. Wala yung mga dati nyo napapanood. Dama. Yung mga interview, yung mga kung ano-anong filming namin. Mm-hmm. Talon agad sa mga kainan. Pero sige, bagsak na muna natin. Yeah. Unexpected, pero ibabagsak natin. Attendance check! Mga Cubs, kung umabot kayo dito, sana pag pumunta kayong Binondo, try nyo rin yung mga pinuntahan namin. Lalo na itong 4 season. Lalo na ito. Kung saan ibinitaw ang attendance check. Yeah. Ibibitaw ulit ni Mayor yung attendance check para masundan nyo. Let's check! Tara na! Ha!
Gabi Nando. Gabi Nando. Gabi Nando. Gabi Nando. Gabi Nando. Dobinondo, surprising, pero at least naitawid mo. Binondo, literal, naitawid. Ang galing, galing. Dapat din mga pinapalakpan. Ewan ko ba di ka pinapalakpan ng mga meron natin. Hindi, ganyan, ganyan talaga yung mga yan eh. Hindi supportive yung mga yan. Ganyan sila eh. Oo, kita mo. Nasusuportahan ka dun. Masaya ba kayo dyan? Wala ko, lasang full libro ito. Ayan, siguro tapusin na muna natin ang ating Binondo. Happy ngayong araw na to, ngayong episode na to. Sana nag-enjoy kayo at sana kapag napasyal kayo dito sa Binondo, isa-isahin nyo rin kahit paano yung mga pinuntahan namin. At sana nabigyan namin kayo ng saya at ngiti palagi dahil ang ngiti ay nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo, katulad ni Meo. Bakit gano'n? Anong ngiti yan? Ngiting happy birthday, Gabshin. Uy! Thank you. Hindi ka naman birthday eh. Anyway, abangan nyo lang yung bonus clip. Hindi actually talaga dapat to birthday episode abang sinashoot to. Pero sige, maglagay tayo ng bonus clip para sa birthday episode. Yeah. Hanggang dito na lang muna. Ako po si Gabshin. At ako po si Mayor TV. At kami ang Team Ken Last TV 2023. Lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Nawag na wag nyo kakalimutan at lagi nyong tatandaan. Uy! Uy! Ito. Let's go. Sa sarili natin channel, hindi ko naman bigkas. Yan. Woo! Manyaman! Woo! Kenny! Bye! Isa! Fish out! Woo! Dobinobinon! Dobinondo! Dobinobinon! Sumasayaw din yung camera ni Masundo! Dobinobinon! Dobinondo! Tara na! Patakip niya na. Patakip niya na. At kakainin ko pa ito. Wala ko eh. Pag di niya tinakpan yan. Kita-kita tayo sa Binondo, mga Cubs. So, sino magtatakip niya? Abangan niyo yung bonus clip. Padating na, sinabi ko na, ay, malalaman niyo palang pala. Kasi malalaman mo palang din naman. Oo. Tama. Sa mga panahon na ito, hindi pa nangyayari yung bonus clip. Ayan. Enjoy niyo na lang. Sana naipasal din namin kayo doon. Hmm. Let's go! Uy, ayaw yung takpan. Ayan. Ako na nga lang tatakip. Happy birthday, Cubs Nation! Hintay ko pa yung battle bago ko takpan. Thank you, Cubs Nation! Time check mga Cubs, 8:24 AM. Aalis tayo, papunta tayo sa Binondo. Well, syempre napanood nyo na dahil ang title nito ay tungkol sa Binondo, Chinatown, ang oldest Chinatown in the world. Nandito pa tayo, bandang backyard, at pupunta tayong Valenzuela. Wala kayong masyado makikitang update o bonus clip tungkol sa nangyari today. Dahil ang mga susunod na ipapakita nating clip ay papapanood nyo na pupunta ako ng Singapore! Yan! Sana nag-enjoy kayo or mag-e-enjoy kayo sa mga susunod na clip na para tayong namamasyal. Pero bago tayo mamasyal sa Singapore, gusto ko ipaalala sa inyo na available pa rin ang merch. Hindi ko man siya suot ngayon, pero suot ng dalawang to. Ayan, oh. High Six, mga Cubs! High Six at Cotinillo, available pa rin sa Shopee. So, let's go na, mga Cubs! Kita-kits sa Singapore! Let's go! Time check mga Cubs, 5:50 PM at welcome dito sa Singapore! Kami dalawa lang ni cameraman dito dahil ngayon pa lang talaga mangyayari yung pinakatotoo, yung pinakatunay at pinakasaktong birthday ko. November 24 po talaga yon. Yung mga napalabas natin video, hindi pa November 24 yun. So ngayon pa lang mangyayari at gagawin namin tong date. Kaya tayo! Let's go. Let's go! So kahit busog pa kayo dun sa napanood nyo sa Binondo, no, mga Cubs, pagkain pa rin na kakainin natin ang pagsasaluhan sa video na to dahil sinama na namin kayo sa pamamasyal, kailangan mabusog talaga kayo sa episode na to. So para na rin tayong magkakasama dito sa Singapore. So naka-order na tayo nitong fried Hokkien Mee. Nauna na si cameraman na umorder at kakain pala. Yummy! Meron silang pampakate, oh. Oh, Meo, kung nanonood ka, oh. Maraming nilalagay na paborito mo, oh. Basically, para siyang pansit kami. Parang ganun, matabaw. So, tikman muna natin siya. Meron siyang pusit. Meron siyang prawn. Sikod yung lasa niya. Yung alambira, masarap talaga siya. Pag nilagay mo pa yung pampakate, oh. Masarap ako dyan.
Parang kumakain ng palabok pero iba yung atas. Grabe, seryoso. Hindi ako tumitigil kumain kaya hindi na rin ako nasyado nakakapag-video. Sarap nga ba siya? Tignan niyo yung mga bumibili mga kap. Ang daming pila. Kailangan na. Para siyang pinagalawa ng chami na may pagkapalabog dahil sa seafood na may pagkapad thai. On to the next na tayo na pagkain. Let's go! Kaubusan na dito. Buha pa tayo dito pampakate. Para sa uling tubo. Di patagad tayo dito kahit busog na tayo ng konti. Doon na alala ko nung panahon pa nung pumunta tayong Bali, Indonesia. Ganito rin yung mga pagkain. Ang sarap-sarap. Sambal paste, chili. Tapos meron siyang mani katulad nung ginaya natin dyan sa Binondo. May dilis niya kasama tapos meron siyang mga gulay dito. Ito kay cameraman, chicken naman yung version niya. Pero itong version natin, hindi ko alam kung parang luncheon meat too. Parang ganun, no? Dito natin siya ilalagay. Lahat sila ganun yung ginagawa. So, malilinis na ng table dito. On to the next stop. Time check mga kaps, 3:08 PM. Iwan muna natin saglit ang Singapore at tumawid tayo dito sa katabi niya. Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia. Dito tayo sa Petronas Tower mga kaps. Kama natin si cameraman, syempre. Yeah. Kaming dalawa lang dito, ito na yung pinaka-date namin. At nandito sa background namin, ang Petronas Tower. Famous na famous yan pag sinabi Malaysia. Hindi pwedeng hindi magpa-picture kasi dyan eh. Tapos may kababayan pa tayong ito kasama. Hello sir! So tapos na yung pictorial, dito kami pumuesto. Ito mismo. Kaya no, kasi katapat niya mismo yung dalawang tower. So yun na mismo yung background namin. So maglagay ako sample dito kung ano yung exactong nangyari dito sa picture. Kung paano yung final shot niya. Yan. Maganda din. So, perfect yung pwesto eh. Marami nagpipicture pero pag makikita niyo yung picture namin, hindi alata na ganito karami yung tao dito. Salamat. Let's go! Isa sa mga pinuntahan natin mga kaps ay itong temple. Meron siyang akyatan na para kang pumunta ng Baguio, yun o, nasa dulo. Pero parang mas mataas to. Tapos yung kulay ng mga hagdan eh, parang Brazil. Yun o, may mga kalapatyo. Tapos may unggoy. Si camera naman gusto niya mapicturan. Yeah, may unggoy na. Sinugulo na unggoy. Yung akyatin natin, hindi ko sure kung kaya natin umabot dun sa tuktok, parang hindi naman. Kung aabutin man natin yan, eh, ita-timelapse ko na lang. Napili natin ang pangdulong stairs. Dito sa pangdulong stairs. Ang ganda. Umpisahan na natin ang timelapse. Kung umabot o hindi. Break muna tayo sa kalagit na mga rubs. Ang hirap pala. Ito rin yung tropa natin. Gusto tayo sabay yan, oh. Alam niya pa nakakamera siya eh. Ito pa lang tayo. Kakaumpisa lang. Yan ang mga rubs. Dalawang break mga kaps, konti-konti na lang. Kaya na siya. Dito tayo galing. Masabi kong kaya pa natin pala mga ganitong akyata. Basic. Kailangan ng dalawang pahinga. Dalawang lang. Ito na tayo. Ayan o. Baka matupad naman yung mga wish ulit natin kapag nakakyat natin yan. Ano na. Ito na mga kaps. Sa wakas ay nakarating tayo sa tuktok. Pagdating mo sa tuktok, hindi ko alam ano meron dito. Ay, Cave! Yan o, ganda o. Ganda pala. Sulit naman pala yung akyatin mo dito naman. Sa loob ng cave na to, mga kaps, kapag bumaba ka, eh may akyatan na naman dun banda dulo. Tingin ko, okay na ako dun. Ayoko na umakyat ulit dun. So ito, kasi may bibilang ka ng mga, ayan, bulaklak. Mga insenso. Kung gusto mo rin, kung nauhaw ka paakyat dito, eh, pwede rin naman bumili inumin, meron dyan. Kasi ito yung loob na sinasabi ko. Dito may mga nagtitinda din na souvenir. Ito yung sinasabi ko kanina, na kapag ka bumaba ka dito, eh, may isa pang paakyat banda doon. Ito naman yung Sri Velayudar Temple. Yung pinaka main temple ng lugar na to, pero ang tawag talaga dito, Batu Cave. So ang ibig sabihin ay rock talaga, Batu. Parang Tagalog lang din siya. Gawin mo lang, oh, Bato. Bato Caves. Ang parang slogan niya nila dito, Beauty of Colors. Kaya naman kapansin-pansin, yung kulay ng lugar, pati yung mga stairs kanina, parang abang nasa Brazil, iba-iba yung kulay. Pati yung pagkakadesign ng temple, colorful din yung feels niya. Next stop naman natin, isa pang temple ulit. Para lang sa picture-picture. Picture-picture lang ang gagawin dito. Isang mabilis lang. Total lang, dito naman na tayo. Hindi, picture-picture lang konti. Ito ang Istana ni Gara. Yun yung nakasulat doon. So, piling ko yun naman tayo.
talaga yun. Ito siya. Alright. Maganda din pala talaga dito sa Malaysia. Tayo mga gandang puntahan. Kahit para sa picture-picture, yan o. Perfect na perfect dito. Isa pa ulit temple dito sa Malaysia. Hindi pa tayo tapos. Enjoy lang natin habang nandito pa tayo ng mga 10 hours lang kasi tayo mag-i-stay dito. So tumawid lang tayo dahil magkapitbahay ng Singapore at ng Malaysia. Pero nung pumunta kami dito, ma-share ko lang, meron silang border na i-check yung passport mo, tatatakang ka din. So yung passport mo ay nagka-bonus ng isa pang country ulit na nabisitahan. Isang tuhog kumbaga. Nasa Singapore ka pero nakapag-Malaysia ka pa. Pwede ka pa nga mag-Thailand eh, pero pumunta na kasi tayo doon kaya hanggang dito na lang. Biling ko na rin tong tower na to kasi bawat bansa na pinupunta natin ay nakakabili tayo ng tallest tower nila sa bansa na yun. Kung pumunta tayo Dubai, meron tayong Burj Khalifa. Kung pumunta tayo Hong Kong, meron din yung tower doon na parang templo. Hindi ko lang alam tawag pero bumili ako noon. Meron tayong Taipei 101. Meron na tayong Petronas Twin Tower. 53 siya sa pera nila dito. Times 11 mo yun. So, mga 600. 550 to 600. Pwede ba? Yeah, mga kaps, dahil birthday ko ngayon, pakita ko lang to. Year of the Rabbit kasi ngayon tayo. Eh, nung pinanganak ako, Year of the Rabbit. Siguro, ito talaga yung taon natin. Kaya, kung ano-anong surpresa ang nangyari ngayong taon sa atin. Sana, sa lahat ng nanonood nito, ay makuha nyo rin yung taon nyo at more blessings din sa inyo. Tama? Let's go. Comment ang mga Year of the Rabbit dyan. Tara na.